Apat na personalidad na napanood noon sa It's Showtime lumabas sa isang GMA7 show. Hudyat na ba ng pagiging kapuso? Tingnan ang mga detalye. Labis ang kasiyahan na naramdaman ng kanilang mga fans at supporters dahil sa latest na ganap sa isang TV show sa GMA7. Ang mga personalidad na involved dito ay ang mga dating bahagi ng It's Showtime na ngayon ay tila freelancer na dahil napapanood na sa ibang show ng ibang networks. Sa isang latest na kaganapan ay tila nagkaroon ng reunion sa Family Feud ng GMA7, ang apat na miyembro ng all-male group na hashtags na dating regular na napapanood sa It's Showtime, ang noontime variety show ng ABS-CBN. Napanood na magkakasama sina Luke Conde, Tom Dormal, Zeus Collins at Ryle Santiago, mga former members ng hashtags na naglaro sa isang episode ng top rating game show ni Ding Dong Dante sa GMA7 nitong nagdaang Lunes ng gabi. Subalit imbis na hashtags ay rehashtags ang pangalan ng grupo ng kanilang ginamit sa unang pagkakataon na sama-samang paglabas nila sa isang programa ng GMA7 Kapuso Network. Mapapansin na sa apat na ex-members ng hashtags, si Luke Conde ang natatanging certified kapuso dahil lumipat siya sa GMA7 at pumirma ng kontrata sa GMA Artist Center noong June 2021. Hashtag member Luke Conde. Tila naging maswerte ang rehashtag sa kanilang guesting sa Family Feud dahil napanalulan nila ang jackpot prize na 200,000 pesos. Kung mapapanood ay si Zeus Collins ang nagsilbing spokesperson ng rehashtags kaya siya ang nagpasalamat dahil naimbitahan sila maglaro sa Family Feud. Sa kanyang pahayag, talagang gabi-gabing pinapanood ito sa YouTube ng girlfriend ko. Kapag busy, talagang nanonood kami sa YouTube kaya masaya kami dahil nandito kami. Ang guesting sa Family Feud ng hashtags members ng ABS-CBN ang nagbigay ng pag-asa sa kanilang mga tagahanga na masundan pa ang paglabas nila sa ibang mga programa ng Kapuso Network. Marami na din ang nag-iisip kung ito na nga ba ang isa sa mga paramdam at may posibilidad na pumirma na din ang kontrata ang tatlo pang miyembro ng dating hashtags ng It's Showtime. Speaking of lipatan, matatandaan na mula sa hashtag group ay nauna na si Luke Conde na maging kapuso. Itong nakaraan nga lamang sa isang interview ng Cabinet Files ay nagpahayag ng kanyang sitwasyon si Luke Conde sa pagiging kapuso. Sa kanyang pahayag ay naranasan niya umano ang pagiging tunay na kapuso dahil mababait umano ang mga taong kanyang nakakatrabaho sa GMA7. Ang pahayag niya sa nasabing interview ay sinabi, "Masaya po ako na isa po akong kapuso. Hindi po tinatawag ang Kapuso Network na kapuso for no reason dahil na-experience ko po mismo kung gaano kababait ang mga kapuso. Accommodating po ang lahat ng mga artist at production crew na nakatrabaho ko." Sinasabi umanong mas umulad ang kanyang career sa GMA7 kesa nung nasa ABS-CBN pa siya dahil hindi siya naubusan ng mga guesting sa iba't ibang shows ng Kapuso Network. Ilan sa mga ito ay ang Taste Buddies, Magpakailanman, Investigador, Wish Ko Lang, Mars Pamor, Stories from the Heart at Tadhana. Ano ang iyong komento kaugnay dito? Shoutout tayo kina Susan Cuadrado, kay F. Sigunto at kay Leo Fei Yuman. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.